Hello guys, welcome back sa inyong lahat and welcome back dito sa akin channel. Welcome back dito sa aking caveman experiment na kung saan ay gumagawa ako ng mga experiment. Sinusubukan natin yung mga theories para malaman natin kung ito nga ba ay totoo or hindi, or kung ano nga ba talaga ang kakalabasan pagka ginawa natin yung theory, okay? So para dito sa video na to, kung maalala nyo, ito yung aking system na binild nung nakaraan. Ito yung budget PC na around 14 or less than 15,000 pesos. So, binil ko to. Tapos, ang una natin ginawa ditong experiment is nag-add tayo ng RAM. Okay, kasi sabi dun, merong nagsabi dun sa comment na pagka tinake advantage natin yung dual memory net or dual channel memory net, is tataas yung frames or yung FPS. Well, tumaas nga siya, pero hindi siya ganun kataas. Okay, so for this video, ang gagawin naman natin is ito, bumili ako actually nung isang araw lang bumili ako ng video card. This is the Asus GT730 na video card. Okay? So binili ko to sa halagang 2,700 pesos. Okay, brand new to. Hindi niya pa to nagagamit, pero bukas na yung box. Kasi ayon sa kanya, kumbaga parang nadoble ata yung bili niya. Pero binuksan niya to kasi tinignan niya, no? Pinagkumpara niya yung dalawang video card. Tapos mas trip niya ata yung isa. Hindi ko alam kung ano yung isa niyang video card. Tapos basically meron siyang sobra. So binili niya to, binenta niya to. Nabili ko pala to sa Facebook Marketplace. Okay guys, so sa Facebook Marketplace ko to nabili. This is still considered as brand new. Kasi nung inopen ko siya, hindi pa nasisira yung seal niya sa mismong video card. Okay, so hindi pa nabubuksan yung seal dito sa plastic. Okay? Pero anyway guys, nga pala, by the time of making this video, bumabagyo ngayon. And actually, merong signal number 5 sa ibang parts ng Philippines. So sana walang masama nangyari. Napakalakas ng bagyo ngayon, kahit dito sa lugar namin, ramdam ko. Okay, ramdam yung lakas ng hangin. Diba? Kahit pasabihin mong medyo mahina yung ulan, pero ang lakas kasi ng hangin. Okay, so anyway, ang gagawin ko is titignan natin. Kasi diba, doon sa previous no, na episode na itong experiment is tinignan natin, pagka tinake advantage ba natin yung dual channel memory neto, tataas ba yung frames? Tumaas siya pero hindi ganun kataas. So ngayon naman, ang titignan natin is kung tataas ba to, kung tataas ba yung frames ng Valorant pag nilagyan natin ng video card. Okay, so initially, ang bala ko dito sa build na to is para makapagbigay ng information sa inyo or guide para makapag-build ng mura or sobrang budget na PC na pwede nyo nang paglaruan. Okay? Pero since nag-upgrade tayo dito ng memory, so yung price or yung total neto is syempre nadadagan din. Tapos naman mag-upgrade tayo or mag-a-add tayo ng dedicated video card, so yung price neto is madadagdagan din. Less than 15,000 plus 2,700 or 2,700 pesos kasi nga magdadagdag tayo neto. So ang titignan natin kung ano yung performance ng merong video card tapos naka dual channel memory versus merong video card pero single channel lang, hindi natin gagamitin yung dual channel memory. Okay, so quick unboxing lang, papakita ko sa inyo to. And also nung una kong nakuha to, naano agad ako na nagulat. Ayan, kita nyo ba sa box? Ayan, kung makita nyo, diba yung video card mismo is etong nandito. Ayan, yan yung picture ng video card pero wala siyang fan. Okay, so this specific video card is fanless. Kaya may nakalagay dito sa kahon na 0 decibels silent passive cooling. Okay, so this is my first time na maka-encounter ng video card na walang fan. Pero naka-encounter na ako ng video card na naka-radiator or naka-AIO. Nakakita na ako in person noon. Pero ito, this is my first time na makakita ng video card na walang fan. Okay, so buksan muna natin. Ano, hindi pa nabuksan. Ako pang unang magbubukas. So, ayan. This is the video card. Halatang halata talaga na hindi pa nagamit. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayan, nakikita nyo ba? Okay. Tapos, yung connector niya dito sa likod is, buti naman, merong HDMI. Kasi ang connectors na ito is, ano to, yung VGA, HDMI, and DVI. Wala akong VGA tsaka DVI dito. So, pero buti na lang merong HDMI kasi napakarami kong HDMI cable dito. Pero yeah guys, this is the video card. So ang gagawin ko is ilalagay ko muna to dito. Isi-setup ko yung setup dito, yung monitor, keyboard, mouse, and etc. Tapos
titignan natin, maglalaro na agad tayo. So, para mabilis lang yung video. Okay, so, let's go. Hello guys, so, habang ako yung nag-i-install ng drivers, ayan, nakikita nyo naman. So, ito, papakita ko sa inyo yung current setup. Ayan, medyo nangangamba lang ako. Kasi kung makikita nyo, ayan, yung video card, yung heatsink niya, malaki. Maganda siya sa passive cooling. Okay, well, in theory at least. Pero, kita nyo yung wire, nagko-connect na siya kasi dun sa... Ayun, nagko-connect na siya sa heatsink. So, yung heatsink, umiinit yan. So, hindi ko lang alam, baka pagdating ng oras, eh, matunaw bigla yung wire na yun, na nandun. Diba? And also, kung papansin nyo, so, ang ating unang test is video card with the dual channel memory. Ano yung makikita nyo? Pasensyahan nyo na yung gulo sa loob. Ayan lang yung kinaya nyan. Kasi, well, cheap case lang naman yan, budget. So, ayan. Ayan, makikita nyo, tutuloy ko lang muna yung pag-i-install ng driver. Then... balik ako mamaya, okay? Let's go. And guys, kung makikita nyo, tapos ko nang i-install yung driver. So, ngayon naman, ibubutat na natin yung Valorant. And, yan. So, bali yung benchmark pala is papakita ko sa inyo mamaya. So, bali magkakaroon tayo ng side-by-side comparison. Titignan natin yung benchmark nung nauna, pangalawa, tsaka yung pangatlo. Which is, ito yung pangatlo, okay? Yung pang-apat, eh... sige, lalagyan natin ng pang-apat na benchmark. Kasi nga, di ba... dalawa yung gusto nating malaman dito. Una is yung video card with dual channel memory, tapos yung pangalawa is video card with single lang, hindi natin i-take advantage yung dual channel. So yung mga result ng benchmark is mamaya ipapakita ko sa inyo, i-display ko na lang dyan sa screen nyo, okay? So ayan, nagpa-patch pa rin yung ano, Valorant. So kung hindi ko pa nasabi sa inyo kanina, gusto ko lang sabihin sa inyo na bakit natin titignan yung performance ng video card versus dual channel, tapos video card versus single lang. Kasi guys, ang point netong build na to is as mura as possible or as budget friendly as possible. Pero kung dinagdagan natin to ng RAM, dadagdag yun sa price. Tapos dinagdagan natin ng dedicated video card, dadagdag din yun sa price. So, gusto kong tignan kasi kahit papano, pagka yung mga gustong mag-build dyan, di ba? Baka kasi isipin nila, ah, kailangan ko pala ng dual channel. Kailangan pala dalawa yung memory. So, parang titignan natin para makatipid kayo. Okay? Kasi pagka binili nyo yung dalawang memory, tapos halos wala or kahit, sabihin na natin kahit merong dagdag performance or increased performance, pero sobrang liit lang ng increased performance, baka maging hindi siya worth it. Sayang yung pinambili nyo, okay? Yan. Kahit pasabihin yung para sa iba mura yung isang stick ng DDR4 2400 MHz, eh, para sa karamihan, mahal yon, okay? So, ayan. Hihintay mo na lang muna natin matapos yung patch. And sa tingin ko, kailangan natin i-restart yung PC. Okay? So, magbabalik ako later. And so, ayan guys. Kakatapos lang mag-update. Pinulap ko na rin yung ating MSI Afterburner para makapag-record tayo ng stats. Ayan. So, ngayon, nasa loading screen tayo ng Valorant. So far, nakikita nyo ba sa taas? Hindi nyo nakikita, pero meron tayong about 200 to 300 frames per second. Pero katulad nung naunang video, ano lang to, di ba? Loading screen lang naman to. Okay? So mamaya, pupunta muna tayo ng range, no? Tapos titignan natin kung ilan nga yung FPS. Okay, so ayan, nakikita natin. Dinagdagan ko ng isang reading, no? Yung sa GPU kinuha natin since meron na tayong dedicated video card. Ang temperature for the video card is 40 degrees Celsius. Tapos pagdating naman sa usage niya is 83%, about 80 to 89 or 90%. Tapos CPU is about 70 to 90%. So wala tayong nakikitang bottlenecking diyan. Tapos so far frame rates natin is 100 FPS. Ayan. So ngayon naman tignan natin yung gaming. Ayan. So try natin magbababaril muna dito. Okay, so nakikita natin above 60. This is a definite, anong tawag dito? Increase ng performance compared doon sa nakaraan. Okay, so 60, 72. Hindi pa makapagbigay ng benchmark result ngayon kasi tinatry pa lang naman natin. Pero mamaya pupunta tayo ng spike rush. Titignan natin kung mag-i-stabilize ba tayo sa above 60 FPS. Ayan, so ngayon, nakikita nyo naman. Tapos sa settings natin is... naka-ano lang tayo dito? Naka 1080p. Tapos, tayo ay naka-low. Low settings lang tayo, okay? Low settings. Ayan. So, nakita naman natin ngayon yung initial reading natin doon sa frames per second.
Pag naka-idle tayo, walang ginagawa, meron tayong above 100 FPS, which is super, super good. Tapos, ngayon naman, exit tayo dito. Punta tayo ngayon sa Spike Rush. Kay mabilis ang game lang tayo. Spike Rush, mabilis ang game lang. Tapos, para makita natin yung actual reading, tapos ako'y magre-record na rin ng ano natin, netong sa MSI Afterburner, okay? So, kung maaalala nyo, doon sa previews no, na video, dito sa character select or sa agent select is naglalag na. Late lumalabas. Pero ngayon, nakapag-pick na ako and meron tayong 100, about 100 plus na FPS. Well, given the fact na wala masyadong gumagalaw, konting movement lang naman ni Reyna, wala pa yung like actual in-game, di ba? Pero nung nakaraan kasi, kahit dito sa champion select or sa agent select pa lang is nakikita na natin na yung ang baba na nung FPS or yung reading. Ayan, yung frames per second. Pero ngayon, mataas naman. Mataas yung reading. Meron tayong above 100. Ayan. So far, okay naman. Meron tayong about 50 to 80. No? May kita natin yan mamaya. Actually, may kita naman natin to sa reading. Oops. Ayan. Naglalag ako. Nakikita nyo ba yan? Naglalag yun. Lag yung tawag dun, guys. Lag. May lag pa rin nangyayari. Okay, hindi pa rin siya stable, hindi pa rin siya smooth. Pero at least, 'di ba? Oh. Yeah, naglalag pa rin. So right now meron tayong about 78 FPS sa 70 to 90. Oh, ngayon, ayan. So bumababa. So pagka masyadong maraming nangyayari like mga skills ng agent, medyo wala tayong wala tayong nagagawa kasi mababa yung FPS nun. Oh God! Di ba parang mag-operator talaga? Parang lahat ng kakambi ko lag ah. Anyway, so, ayun guys, that is it for the... Stop ko na to. So, that is it for the gaming test, okay, ng dual channel memory. Ngayon naman, tatanggalin ko muna isang memory, okay? Tapos, i-compare natin, okay? So, teka lang, magbabalik ako later. Hello, so ayun guys, kumikita nyo, ayun yung video card, nakapatay yung PC, kasi tinanggal ko yung isang... Yun, yung isang ano doon, yun, isang memory, okay, yung isang RAM. And ayan siya, ito yung isang RAM, ito yung isang memory. So, ngayon naman, buksan natin yung PC. Tapos, titignan natin yung performance kung meron bang pagbabago. So, wait lang, babalik ulit ako, nagbigay lang ako ng update. Pinakita ko lang sa inyo na nakatanggal talaga siya. So, let's go. So, hello guys, ayun, ako'y nagbabalik. Start na natin. So, ngayon naman, dinerecho ko na sa Spike Rush. Okay, dinerecho ko na sa Spike Rush yung laro, hindi na ako dumaan ng... Anong tawag doon? Noon. Kung ano man yun. Ano ba yun? Range. Hindi na ako dumaan ng range. Kasi gusto ko na agad tignan to eh. No? Tignan natin yung performance ba? Tignan natin kung merong pinagbago or wala. Sila. Ay, nakapag-plant na pala ng spike. Di ko kasi naririnig eh. Nice. Di ko kasi naririnig lang kasi yung gamit na headset eh. Pero ayun. So, eto na. Eto pala yung isang ano. Ito pala isang memory. Ayan, ito yung isang memory tinanggal ko. So, ang gamit ko ngayon is single channel lang or yung single memory lang. Okay? Hindi ko tinake advantage yung dalawang memory. So, titignan natin kung meron bang significant na difference no yung dalawa. Ito, maganda to kasi Odin, rat-ratan. So, bali maraming nangyayari. Tignan natin kung kakayanin ng ano. You know? Diba? Kaya ba? Oh, nakita ko yun. Below 50 yung ating FPS. Huwag kayo mag-alala guys. Sinadya ko yun. Kasi gusto ko makita yung ano, FPS. Pag, ay no. Below 50 kasi nag-SS yung fade. Okay? So, sa tingin ko,
Sa nakikita ko ngayon, ito may nakalagay dito low client FPS. Sa tingin ko, sa na-experience ko ngayon is maganda nga pag dual channel, pero still malalaman natin 'yan pag pinagkumpara na natin yung graph. Okay? So yun guys, that is it for the testing natin ng both dual channel and single channel, okay? Tinapos ko na rin yung ating pagbe-benchmark dito sa MSI Afterburner. So ngayon, ang gagawin ko naman is aayusin ko na yung graph. No, titignan ko muna yung graph, pag-aaralan ko yung graph, tapos bibigay ko na sa inyo yung resulta, then tapos outro. Okay, so mabilis lang yun sa inyo, pero yun muna yung gagawin ko. Okay, so magkita kita ulit tayo dun sa susunod na part ng video, okay? Let's go! So yun guys, nakita nyo naman na yung gameplay, tapos tayo maglaro, and natapos ko na rin yung graph. Pero bago tayo pumunta dun sa graph, gusto ko lamang nang sabihin sa inyo yung like experience ko dun sa paglalaro. Okay, pero sasabihin ko rin to later on dun sa pag-show ko ng graph, no? Pero gusto lang sabihin sa inyo na yung combo ng dual channel tsaka ng video card, may kita niyan mamaya sa graph. Pero yung combo, no, pagka naka-dual channel kayo, tapos gumagamit kayo ng dedicated video card, talagang mag-i-increase yung performance ng game. Ako, hindi ko lang alam kasi baka medyo maano kasi talaga yung build or yung personal system ko, eh malakas talaga. Kaya mapa-dual channel man or naka-activate man yung dual channel or hindi. Kasi currently ngayon, hindi ako naka-dual channel. No, ang meron sa akin ngayon is apat na memory slot. Tapos lahat yon merong RAM. Okay, ino-occupy lahat yung apat na memory slot. So, hindi siya naka-dual channel. Ako, hindi ko napansin yung dagdag frames. Kasi nung naka-dual channel ako, stable, mataas yung frames. Tapos ngayon, hindi ako naka-dual channel, stable, mataas pa rin yung frames. So, kumbaga, pagka ganyan naka-high-end yung system, eh, halos hindi mo na makita yung difference. No? Kung hindi mo talaga siya sasadyain or kukuha ka ng graph, ibe-benchmark mo, hindi mo makita yung difference, hindi mo manonotice yung difference. So, yun yung kagandahan ng ginawa kong experiment for today. Kasi nalaman ko na talagang merong big difference or may malaki talagang pinagkaiba or may malaking diferensya, no? Between dual channel and single channel, okay? So, yun. Anyway, punta na tayo sa graph dami ko sinasabi, pero let's proceed na doon sa graph. At ngayon guys, ito na ang graph natin. Bago tayo magpunta sa side-by-side comparison ng FPS, dito muna tayo sa ibang stats. Sa CPU usage ng single channel at dual channel, halos walang pinagbago. Parehas pa rin itong nakapag 100% CPU usage at some point. Pero pagdating naman sa GPU usage, although maliit lang ang difference at halos negligible na ang resulta, still makikita pa din natin sa dual channel mas mababa ang GPU usage compared sa single channel. Ganun din sa GPU temperature. Pagdating naman sa FPS o frames per second ng laro, makikita natin na mas mataas ang maximum at average FPS ng dual channel compared sa single channel ng 12.96% at 7.14% respectively. So opinion ko, hindi worth it ang 12.96% at 7.14% increase kapalit ng 1,800 pesos dahil sa additional memory. Speaking of memory, ito naman ang RAM usage data na nakuha ko. Of course, since ginamit natin ang dual channel memory and basically nagdagdag tayo ng RAM capacity, mas makakahinga ng maayos ang PC natin kasi mas makakapag-distribute ng resources ng computer natin nang halos hindi nagdadalawang isip dahil nga mas malaki at madami ang 16GB compared sa 8GB. Kung magtataka kayo guys, no, kaya naman pala magbigay ng above 5GB of RAM capacity ng PC natin sa game, bakit parang tinitipid ng PC ang pag-allocate ng more RAM sa game natin? Guys, hindi kasi pwedeng lahat ng RAM ay ibigay sa game kasi may iba pang mga processes ang PC natin na kailangan ng RAM. Kaya hindi pwedeng ibigay ng PC natin lahat or ang 100% sa gaming. So based dito sa graph na ito, yes, worth it ang magdagdag ng RAM. Pero teka muna, doon muna tayo sa susunod. Para dito sa graph ng FPS, ipagkukumpara natin ang resulta ng nakuha natin nung nauna pa. Mula kaliwa hanggang kanan, makikita natin dito ang single channel with integrated GPU, dual channel with integrated GPU, single channel with GT730 dedicated video card, at dual channel with GT730 din. Sa unang tingin pa lang, makikita natin na mas maganda nga talaga ang may dedicated na video card na sa kaso natin na ito, ang ginamit ko ay ang ASUS GT730. Nakakuha ng whopping 50% increase sa FPS ang single channel with GT730 kumpara sa single channel with integrated GPU at 69.44% increase naman ang dual channel with GT730
kumpara sa single channel with integrated GPU. Guys, pwede kong sabihin sa inyo ang increase ng performance ng iba pa. Pero the point is, having a dedicated GPU will definitely boost the FPS sa mga games na nilalaro natin. Okay, so guys, for the conclusion, no, kung kayo ay manggagaling sa single channel na memory, isa lang yung memory stick nyo doon sa build nyo, tapos nahihirapan kayong mag-isip or mag-decide kung bibili ba kayo ng another stick para mag-go sa dual channel or bibili kayo ng GPU or ng dedicated GPU, ang isasuggest ko sa inyo, based dito sa napag-aralan natin, sa in-experiment natin for today, is bili na lang kayo ng dedicated GPU na muna. Dahil guys, kung galing kayo sa single channel, ramdam nyo yung increased performance sa game kung magdadagdag kayo ng dedicated GPU rather than mag-a-add kayo or kukunin nyo yung dual channel memory configuration. Pero guys, no, kung kayo ay naka-dual channel na, tapos gusto nyo magdagdag ng GPU sa build nyo, edi mas maganda yung ganon, no, kasi based dun sa graph na nakuha natin kanina, mas mataas talaga, di hamak na mas mataas ang meron dedicated GPU tapos combined with dual channel memory configuration. And guys, that is it for our experiment for this month. Di ko alam kung di ko alam, pero that is it for our experiment. So sana naman nagkaroon kayo ng idea, sana nakapull kayo ng aral. Sana nagkaroon kayo ng idea, na bigyan ko kayo ng tip or nasagot ko yung mga katanungan nyo, nawala yung mga agam-agam sa inyo. Ang ibig ko lang sabihin, sana naman nagkaroon kayo ng idea kung kayo ay nahihirapan na doon sa dalawa, kung mag-a-add ba kayo muna ng memory or mag-a-add kayo ng dedicated video card when it comes to gaming. And so that is it for the video guys. Maraming salamat sa panonood, and as usual, no, kung nagustuhan niyo yung video, please hit the like button, and kung hindi niyo naman nagustuhan, you can dislike it. You can do whatever you want. This is a free country. And also guys, nga pala, kung hindi niyo pa alam, yung Caveman Experiment is yun yung series na tinatry kong i-build. No, so kung meron kayong mga suggestion, no, para sa ating next experiment, or meron kayong mga bagay na gusto nyong gawin sa PC nyo pero since natatakot kayo kung ano yung magiging resulta, sabihin nyo lang sa akin, as long as nakakatuwa and interesting yung idea nyo, gagawa natin ng experiment yan, okay? So comment kayo sa comment section down below ng mga idea, suggestions nyo para sa ating next episode, or hindi man sa next pero sa mga future episodes natin. Also guys, subscribe kayo sa channel kasi napakarami pang tech related videos as well as unboxing and reviews, PC building videos, and mga experiments like this one coming up very very soon. Once again guys, my name is CJ, and makita kita tayong lahat sa susunod kong video.